Hello guys, magandang araw po sa inyo. Welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So guys, ito na po yung latest update sa ginagawa ko na Toyota Fortuner 2015 model. So ito po guys yung may issue na pagpinandar, may parang humuhunin na tunog sa loob ng makina, lalo na po pagka nanakbo at pagka napakan yung silinyador, medyo nakakarindi po yung tunog kasi humuhuni. So nga po, kung makita po natin sa nakaraang video ko, in-overhaul ko na lang po ito ng buo. So ngayon guys, natapos ko na po, napaandar ko na po itong Toyota Fortuner. So ngayon guys, kung pakinggan po natin maigi, kainin ko po yung makina at wala na pong humuhuni na tunog. So kung ano po yung pinakasira sa loob ng makina, napalitan ko na po. So sa mga nakaraang video ko po, naipakita ko po doon kung parang mga troubleshoot ng engine noise step by step. So para matimpoint po natin ang pinakasira mismo sa loob ng makina. So sa ngayon po, yun, tahimik na tahimik itong makina at binibreak in ko na lang po. Ayan, medyo sariwang-sariwa po itong sasakyan. Toyota Fortuner 2015 model gasoline engine. Para sa akin guys, binibreaking po ito, 3 to 4 days binibreaking ko eh. Pinapaandar ko ng matagal para naniniwala po ako guys na ano, the more na mas maganda ang pagka-break in, the more na mas matibay yung makina, tatagal yung makina, malakas yung makina, hindi malakas, hindi magiging malakas sa tubig at hindi magbabawas ng langis. So maganda po guys para sa akin yung na-break in ng mayo. So 3 to 4 days po, para mag-overhaul po ako ng makina, 3 to 4 days po ang break in para garantisado po na tatagal yung buhay ng makina. So sa ngayon guys, ang taking nyo rin maigi, tahibig na tahibig na po yung kanyang andar. So sana po guys, napagsira ko ng konting kalaban tungkol sa pag-troubleshoot ng engine noise, internal engine noise. Paano nyo, paano po gagawin po natin yung pag-troubleshoot ng internal engine noise, step by step po. Napakita ko lang po yan sa mga previous na video guys. So kung bubuksan nyo po yung mga nakaroon ko ng video, mga panood nyo po doon kung kung paano ko troubleshoot yung engine noise, internal engine noise. So kasi ang engine noise guys, mga ingay sa makina, kailangan na talagang medyo maingat po tayo. Kasi minsan akala po natin sa makina yung ingay, yung pala sa transmission. Kasi pwede rin pong manggaling ang ingay sa transmission. So mga bearing yan, yung mga bushing sa loob ng oil pump ng transmission. So pwede pong maging cause din ng torque converter mismo. Pwede pong mag-cause din guys ng noise. So ang ginawa ko po dyan sa nakaraang video, kung makita po natin, dinismantle ko po muna yung transmission. Dinismantle ko yung transmission, hinawalay ko sa makina at pinandar ko yung makina na nakahiwalay yung transmission para masure ko po mismo na
para matrace ko po mismo kung saan mismo yung galing ng ingay, kung sa transmission or sa engine. So after ko nga po na ma-dismantle yung transmission at pinandar ko yung makina, tanggal din po yung fan belt, pinandar ko po yung makina. So may ingay, kaya ito po yung naging hatol ko, buksan yung makina at hanapin yung pinakasira. So tulad nga po nabanggit ko, duda ko ay yung balancer bushing. Tama nga po ako sa duda ko na balancer bushing po yung naging problema. So nag-fight po tayo ng balancer bushing dyan. Then yung may-ari naman po, willing na i-overhaul ko ng buo. So in-overhaul ko na po ng buo para isa na lang po yung gawa. Kasi hindi rin po ito guys mapapaitan ng maayos ng bushing pagka hindi po binuksan mismo yung makina. Yung balancer bushing, kailangan po buksan yung makina. Unlike po sa ibang makina na pwede namang palitan yung mga balancer bushing na hindi na kailangan tanggalin yung loob ng makina. So sa ngayon, nakagaranti ako po guys na maayos na po itong engine. So sa mga kaibigan po at yung mekaniko dyan at sa mga nag-aaral ng automotive at sa mga car owners ngayon po, eh, may, sana po may napuot kayo na konting kaalaman kung paano po inintay ng sakyan or may iwasan ng gayong trouble. So mga panood nyo po ay lahat guys sa mga previous video kung masundan nyo po. Breaking ko na lang po yan guys. Toyota Fortuner 2015 model. So guys, paki-subscribe na lang po yung aking channel at paki-pindot na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload po ako ng videos sa YouTube tungkol sa paggawa ng sakyan, makapag para ma-notify din po kayo at para makapag-share din po ako sa inyo ng kunting kalaman sa paggawa po ng sakyan. At paano rin po tayo maging aware para sa maintenance ng ating mga sakyan. So sa ngayon guys, pero nabanggit ko, i-breaking na lang po ito. Tapos sa after mag-breaking, pwede na pong i-release ito sa may-ari. So sa ngayon po guys, hanggang dito na po muna yung aking video. Maraming salamat po. God bless.